Ito nga pala si Rose. Naku, love na love ko yan, ang taba. Tsaka ang lambing-lambing. Kasama niya yung mommy ko ngayon kasi hindi ko na siya nadala dito sa Amerika. Ito naman si mommy. Kasama si kuya. Nung huling bumisita ako sa Pilipinas, nagpunta kami ng Bohol. And ito yung panganay kong kuya. Kasama yung wife niya. Tsaka yung mga pamangkin ko. And tungkol naman sa daddy ko, mamaya ako na yan ikikwento. Lahat naman ng pamilya may kanya-kanyang kwento at pinanggalingan. Kwento ko sa inyo kung ano bang storya ng pamilya ko and bakit nga ba kami watak-watak? Bakit ako nandito and nandun sila sa Pilipinas? Dahil Pasko ngayon, siguro mahalaga na isipin natin ang pamilya natin. Kaya kwentuhan ko kayo tungkol sa pamilya ko ngayon sa aking YouTube vlog. Hello! First of all, gusto ko muna kayong batiin lahat ng isang napaka-maligayang Pasko. Sa ang lupalop ng mundo man kayo naroroon ngayon, lalo na yung mga malalayo sa pamilya nila, katulad ko. Ako dito sa San Diego, California, meron ako mga best friends na tinatrato na ako parang pamilya na. So, sa kanila ako nakikipasko, nakiki-Thanksgiving, nakiki-New Year. Nga pala, ito ang aking nag-iisang Christmas decor. Dahil maliit lang ang apartment ni Tita Jamie at simple living lang ako dito sa Amerika, wala akong room for a Christmas tree kasi tignan nyo naman, good luck, ang liit ng apartment ko. Ito na yun eh. Oh. Itong munting medyos na to, eh sana lagyan na lang ni Santa Claus ng bonggang cash or cheque. Stimulus check, ganon. Grabe, dito sa Amerika may mga ganyang stimulus check. Pero reklamo pa ng reklamo yung mga Amerikano. Hello? Kung alam lang nila sa ibang bansa, like sa Pilipinas at saka sa ibang mahihirap na bansa, grabe, walang pakialam yung gobyerno. At least nga sila may nakukuha, diba? Nagre-reklamo pa. Since nagkakakilanla na tayo dito sa YouTube, kwento ko sa inyo yung family ko, bakit nga ba kami magkakalayo? Ano bang kwento? Bakit hindi nyo nakakita yung daddy ko? Ito na, magtapata na tayo. Pinanganak ako sa Pasig, sa Metro Manila. Yung mommy and daddy ko parehong anak ng Pasig. Bunso ako, meron akong dalawang kuya, pero meron din akong mga kapatid sa labas. Kasi naman tong si daddy, mamaya ako na ikukwento. Si mommy and si daddy, hindi na magkasama. Hiwalay sila, pero syempre wala namang divorce sa Pilipinas, diba? Kaya by law, kasal pa rin sila. Pero alam nyo, minsan naiisip ko, siguro mas okay na lang na magka-divorce na. Kasi bata pa lang ako, ramdam na ramdam ko naman na hindi na sila magkasundo. Pero syempre, kailangan nilang magsama dahil yun yung ina-expect ng society. Tsaka para sa bata, sinasabi ni mami, pero feeling ko mas okay na lang na wag nang pilitin kasi nararamdaman naman ng mga bata yun eh. Ako naramdaman ko noon na talagang pilit na lang yung pagsasama nila. Nga pala, ito si daddy. Kaya kami watakwata kasi yung daddy ko hindi yata siya natapos sa pagiging palikero eh. Lumaki ako na hindi ko siya kasama sa buhay ko. Ang pagmamahal niya is yung pagpo-provide. Binigay niya lahat ng financial needs para mabuhay kami. Pero emotionally, hindi siya available. And siguro may mga pinagdaanan siya noon na hindi ko na malalaman. Kasi hanggang ngayon, sa totoo lang, hindi ko pa rin talaga siya sobrang kilala. Kasi hindi naman kami nag-uusap ng malalim. Kasi lumaki ako na parang hinahanap ko yung pagmamahal sa mga kaibigan. Kasi syempre yung mami ko marami na siyang iniintindi dahil para siyang single parent eh. So siya yung laging nag-aasikaso sa amin. Kaya masyado na siyang maraming responsibilidad. And meron din siyang mga tinutulungan mga kapatid. Talagang parang nagkanya-kanya kami ng gawa ng salbabidang magkakapatid para hindi kami malungkot. Yung kuya ko, pumunta siya dun sa mga barkada niya. Yung isa kong kuya, parang naging introvert, nagpaka-solo. Ako din, nag-enjoy na lang ako sa buhay ko mag-isa kasi wala namang family memories na maaasahan dahil nga watak-watak. Kaya alam nyo, sa experience kong to, ang masasabi ko lang, sana kung meron kayong mga anak, bigyan nyo talaga ng good memories yung mga anak nyo. Hindi naman kailangang sa pera lang eh. Yung simpleng magsama-sama lang kayo, mag-enjoy kumakain, manood ng TV, pumasyal-pasyal, and meron kayong nilook forward to na mga events, tipong, next week, pupunta tayo dito, magsisimba tayo. Hindi hahanapin ng bata sa iba yon kung meron na sa tahanan.
Siguro ako, alam nyo, sinwerte na lang ako na hindi ako nagpakapariwara. Alam nyo yun, yung hindi ako na nagwaldas. Parang siguro yung naging bisyo ko na lang travel. Kaya naman travel ako ng travel nung bata ako. Kasi hinahanap ko yung sarili ko, pero siguro yung hinahanap ko talaga yung pagmamahal tsaka yung kalinga na hindi ko naramdaman sa bahay. Kasi sa bahay namin parang kanya-kanya kami. Ako nasa kwarto lang ako lagi. Kaya naman nasanay akong naging independent at mag-isa, parang self-reliant. Lumaki ako, nakasama lang yung mga yaya ko, tsaka yung mga tutor. Matibay-tibay lang yung loob ko, kaya hindi ako nagwaldas o nawala sa landas. Siguro dahil matindi rin ang pagdadasal ko sa Diyos, lagi ko sinasabi na gabayan na lang niya ako. Pero yan ang naging kwento ng buhay ko, tsaka pamilya ko. Lumaki ako sa hiwalay na pamilya, and damang-dama ko yun bilang bata. Tapos yung mga kuya ko, siguro meron din silang sarili-sarili nilang issues. Alam mo naman, pagbata, hindi mo pa naiintindihan lahat ng nangyayari sa'yo. Kaya siguro sila din, hindi sila makatulong sa akin. Hindi nila ako mabigyan din ng attention dahil sila din may mga pinagdadaanan eh. Hindi lang naman ako. Kaya alam nyo, kahit na hiwalay yung pamilya kong ganyan at hindi kami yung buong-buo na parang yung napapanood natin sa mga commercial na happy family together, thankful pa rin ako dahil nandyan sila. Buhay pa sila pareho at naging maayos naman yung buhay namin kahit na watak-watak kami. So kung nanonood kayo and yung pamilya nyo hindi perfect, may mga pinagdadaanan, gusto ko lang malaman nyo na ganyan naman talaga yata eh. Siguro ang pwede na lang natin gawin is magpasalamat na lang tayo na meron pa rin tayong pamilya, tsaka tignan na lang natin yung magandang na idulot ng mga nangyari. Siguro ako, makakapagpasalamat na lang ako na financially hindi naman kami pinabayaan ni Daddy. Tsaka yung mami ko, ginawa niya talaga yung best niya para maging overall superwoman sa aming magkakapatid. Ayan, nakaraos naman ako dito ako sa Amerika at naayos naman ang buhay ko, nagagamot naman ako. Siguro kung hindi dahil sa Amerika din, hindi ko alam kung magiging okay yung mga treatments ko sa cancer. So, malaking pasasalamat pa rin. Kaso, tatapatin ko kayo na minsan kapag nakakakita talaga ako ng mga happy family, minsan nalulungkot pa rin ako. Dahil naisip ko na, paano kaya kung ganun din ako? Diba? Paano kaya kung itong pamilya ko eh naging super happy din katulad ng mga napapanood ko sa TV? O yung mga nakakita ko sa park dito na ang saya-saya? Wala kasi akong ganun eh, hindi ako lumaki na may sobrang pagmamahal, yakap at halik sa bahay. Usually parang kanya-kanya lang kami, minsan hindi pa kami kumakain together. Ganyan-ganyan yung kinalakihan ko, kaya ayan, naging mega independent si Tita Jamie. Which is okay din naman, dahil at least natuto akong mabuhay, na hindi umaasa sa ibang tao. Pero minsan syempre, hinahanap-hanap ko din yung kalinga ng pamilya. Kaya kung nanonood ka at meron kang pamilyang nagmamahal sa'yo at nakakasama mo, naku, magpasalamat ka na. Malaking ginhawa yan. At yung mga iba naman dyan na coming from broken families katulad ko, sana magpakatatag kayo at huwag nyo sanang sundin yung cycle na nakikita nyo sa parents nyo. Sana i-break nyo yung cycle at matutunan nyo na lang na mahalin yung sarili nyo or patawarin man kung merong mga pagkukulang yung mga magulang nyo at pamilya, kasi tao lang naman din sila eh. I'm sure meron din silang pinagdadaanan na hindi nila masabi sa inyo. So, I guess kanya-kanya lang, diba? And sa susunod na bumisita ako ng Pilipinas, excited ako na makasama sila ulit. Pero for now, dito muna tayo sa kanya-kanya nating lugar hanggang maayos ang nangyayari sa COVID at sa mundo. Pero grabe, miss na miss ko na sila. Miss na miss ko na. O paano guys? Kailangan ko ng lumarga at meron pa akong mga trabahong gagawin dito sa Amerika. Alam nyo naman dito, ang buhay, hindi pwedeng relax-relax dahil kailangang mag-hustle at mahal. Una na ako. Gusto ko lang mag-thank you sa inyong lahat and sana mahalin nyo yung pamilya nyo saan man sila nando doon ngayon. Tawagan nyo sila. Mag-usap na lang tayo ulit sa susunod na video vlog. Merry Christmas again and sana maging safe kayo saan man kayo naroroon at ang inyong mga pamilya din. O paalam! See you next time! Keep on winning! Bye!